Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango mula sa tunay na mga pangyayari na ibinahagi ng isang taong malapit sa akin. Natatawagin na lang natin sa pangalang Rene. Halina at atin pong sama-samang pakinggan. Hindi ako dati naniniwala sa mga kwentong aswang. Pero nagbago ito nung mismong maranasan ko. Taong 1982 na mangyari ito sa akin. Dumalo kami noon sa isang handaan. Ang sabi sa akin nung kaibigan ko ay Paligo daw yung aming pupuntahan. Doon po kasi sa amin noon, kapag nakapanganak sa unang Paligo ay talagang pinaghahandaan para iyong pasasalamat dahil ligtas kapwa yung mag-ina. Medyo nahiya ako noon kasi naisip ko na naimbitahan na nga lang siya. Pagkatapos ay kanya rin akong niyaya para isama doon. Isa pa, hindi ko kilala kung sino-sino ang mga taong naroon dahil hindi ko naman mga kaano-ano. Pero mapilit yung kaibigan ko. Kahit anong tanggi ko ay ayaw talaga niyang pumayag na hindi ako maisama. Kaya nung huli ay pumayag na rin ako. At sinabi ko na lang na siya nang bahala sa akin. Sabi naman niya ay wala umanong problema dahil mababait naman daw yung mga tao doon. At sinabihan pa nga raw siya na magsama. Bali mga 2 baryo ang layo ng aming pinuntahan. Nang dumating kami doon ay saktong nakapagluto na. Pero mayroon pa sila noong inaasikaso na isa pang baboy. Nang makita kami nung kaibigan ko nung isang lalaki ay agad niya kaming niyaya na kumain. Nung huli ay nalaman kong siya pala yung asawa nung nanganak. At naisip kong ito marahil yung kakilala ni Pino. Hindi naman ganun karami yung mga tao. Sa palagay ko ay yung mga malapit lang nitong kaanak at ilang kaibigan ang inanyayahan. Nang makatapos na akong kumain ay nagpaalam akong sandali kay Bino at sinabing doon ko na lang siya sa labas ng bahay hihintayin. Doon kasi kami pinakain sa may kusina sa loob ng bahay dahil yung mahabang mesa na nasa labas ay puno na ng mga taong nagkakainan. Paglabas, dahil sa wala naman akong kakilala doon, kaya medyo nahiya ako. Naglakad ako papunta sa likuran ng bahay. At bigla akong nagulat. Medyo hindi pa nga ako makapaniwala noong una. Dahil kitang-kita ko kung paano lantakan nung ilang mga kalalakiang naroon sa di kalayuan yung hilaw na laman loob ng baboy. At akala mo ay mga uhaw na uhaw kung paano nila ininom yung dugo noon.
Nanindig talaga yung mga balahibo ko sa katawan nang aking makita iyon. Kaya mabilis kong itinago ang sarili sa may gilid ng bahay. Kinutuban na ako nang hindi maganda. Kaya hindi ko na nahintay pa si Pino. Pinuntahan ko na ito sa loob ng bahay at niyayang umuwi. Nagtaka naman ito at sinabing nakakahiya raw sa may bahay na pagkatapos naming makakain ay agad na lang kaming uuwi. Dagdag pa niya ay makikipag-inuman pa raw kami. Gusto kong sabihin sa kanya na kapag hindi kami agad na umuwi ay baka kami naman ang kainin ng mga taong naroon. Pero hindi ko magawa dahil siguradong maririnig ng mga taong nasa paligid namin. At hanggat maaari ay ayoko talagang magpalata na may nalalaman na ako tungkol sa kanila. Halos bigain ko yung aking utak sa kaiisip ng kung anong paraan ang dapat kong gawin para makaalis sa lugar na iyon. Di nagtagal ay biglang naputol yung pag-iisip ko ng malalim nang biglang pumasok yung asawa nung nanganak at niyaya na kami na mag-inuman sa labas. Minadali namang bigla ni Pino yung kanyang kinakain nang marinig yung lalaki. Paglabas namin ay kinawayan kami nung dalawang naroon sa may mahabang mesa. Habang papalapit kami ni Pino ay talagang ang sama na ng kutob ko. Grabing kaba na yung nararamdaman ko nung mga oras na iyon. Pero yung kaibigan ko ay tila nasisihan at walang kamalay-malay kung anong kapahamakan na ang naghihintay sa amin. Nang mga pasado alas 4 na ay unti-unti nang naging kulay kain yung paligid dahil sa sikat ng araw. Kaya mas lalo na akong kinabahan. Tumanggi muna akong tumagay. Nagdahilan na lang ako na sinabi kong tatagay din ako mamaya na magpapababa lang muna ako ng kinain. Bagay na kanila namang pinagbigyan. Naisip ko noon na ilang oras na lang ang natitira sa amin para makaalis doon sa lugar. Dahil di na magtatagal at magkagabi na. Nang marinig kong nagpaalam si Pino para umihi, ay sinabi kong sasabay na ako. Kahit pa nga, hindi naman ako naiihi nung mga sandaling iyon. Nang umiihi na si Pino, ay sinabi ko sa kanya yung aking natuklasan. Kaya kailangan na naming umalis. Pero sa halip na makaramdam din ito ng takot at mabahala, ay kanya lang akong tinawanan. At sinabing umandar na naman raw ang aking imahinasyon. Minsan ko pa siyang pinilit na umalis, pero ayaw niya talaga. Nanawili na masyado ito. Palipasa kasi, suga pa sa alak. Bago ito tumalikod para bumalik sa inuman, ay sinabi ko sa kanyang hindi niya ako masisisi at hindi na ako sumama sa kanya pabalik doon. Sa halip ay nagmamadali na akong tumakbong papalayo. Habang nasa daan ay akin pang binabalik-balikan yung mga tagpo nung naroon pa ako sa andaan.
Hindi rin kasi talaga ako makapaniwala na aswang ang mga taong naroon. Kung kaya, muli akong kinilabutan. Nagmadali pa ako. Kailangan kong makalayo na ng gusto bago pa tuluyang kumalat yung dilim. Sapagkat naisip kong lubhang delikado. Baka sundan pa rin kasi nila ako. Bagaman hindi naman ako nawawala noon ng palisong sa katawan. Pero ano ba ang magagawa ng palisong ko sa kanila? Lalo na kung higit na mas marami ang kanilang bilang. Ang tanging pag-asa ko na lang siguro noon ay ang makahabol ng tabla. Nang nahihirapan na akong makita yung aking dinaraanan, ay binuksan ko na yung dala kong flashlight. Pareho kaming may dala ni Bino. Ang flashlight kasi sa amin noong mga panahon na iyon ay masasabing kasama sa mga pangunahin naming pangangailangan katulad ng radyo at petrolyo. Halos hindi ako nagpahinga at tumigil sa pagtakbo. Ang pinakapahinga ko ay lakad para lang makalayo ng tuluyan mula roon. Nakaramdam pa ako noon ng matinding takot sa kung ano na kaya ang nangyari sa kaibigan ko. Nakonsensya ako, pero wala naman akong magagawa dahil desisyon niya iyon. Dumating ako sa bahay nang halos hating gabi na. Medyo mahirap talaga kasi maglakad kapag gabi. Wala pang kuryente sa amin nung mga panahon iyon. Tanging sa mismong bayan lang ang mayroon. Nang magtanong sa akin ang mga magulang ko kung saan ako galing, ay nagsinungaling ako. Sobrang pagod na kasi ako noon at ayokong masermonan pa kapag nalaman nilang si Bino ang aking kasama. Kanila kasi akong pinaiiwas dito dahil nga sa mabisyo at suga pa sa alak. Isa pa, ayokong may makaalam na taga sa amin na ako ang kasama ni Bino noong araw na iyon. Ano na lang kasi ang sasabihin ko sa kanila kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko? Paano ko ipapaliwanag ang tungkol sa mga aswang? Pagkatapos kong makapagpahingang sandali, ay kumain talaga ako. Nawala kasing lahat ng nakain ko dun sa handaan. Gutom na gutom ako pagdating ng bahay. Habang kumakain, ay muli akong kinabahan. Nang maalala kong baka may inilagay sila doon sa mga pagkain kanilang inihanda. Kaya napaisip na naman ako ng malalim. Pagkatapos kong kumain, ay nag-isip ako kung ano ang aking gagawin para masiguro kong ligtas ako mula sa mga pagkain na aking kinain doon sa handaan. Hanggang sa nakatulugan ko na yung pag-iisip tungkol doon. Kinabukasan, noong mga alas 4 na ng hapon, ay dumating sa bahay namin yung isang kapatid ni Bino at nagtatanong kung amin pa raw itong nakita. Nakaramdam ako ng matinding kaba, pero hindi ako nagpalata at sinabi ko na lang na hindi ko ito nakita simula pa kahapon. Ang lakas ng pagkalabog ng dibdib ko, nag-alala talaga ako para sa kaibigan ko. Kahit ganun kasi si Bino, ay marami na kaming pinagsamahan. At mabait din naman talaga ito, maliban nga lang sa pagiging sugapan nito sa alak.
Nalungkot ako nang malaman kong hindi na nga nakauwi pa sa kanila si Pino. Tama yung kutob ko. At noon ko napatunayan na totoo pala talaga yung mga aswang. Mabilis na lumipas yung mga araw. Ipinagtirik na nila ng kandila si Pino. Tinanggap na nilang wala na ito. Nang magdadalawang linggo na, ay bigla na lang ginulantang yung baryo namin ng isang balita. Mabilis itong kumalat nang makita nilang nagbalik si Pino. Nakaramdam ako ng saya at hindi ako makapaniwala. Mabilis akong nagtungo sa kanila para kamustahin ito at upang makita. Nalaman namin na pansamantala pala muna siyang nagtrabaho doon. Sayang din raw kasi yung kanyang kikitain. Nung kami nalang dalawa ay sinabi ko pa sa kanya na nag-alala ko na ang buong akala ko ay napahamak na talaga siya. Natawa naman siya sa akin at sinabing ako lang raw kasi masyadong malikot ang isip kung ano-ano raw ang pumapasok sa akin. Niyaya niya ako na doon daw namin ituloy yung aming kwentuhan sa kanilang kusina at magtitimpla siya ng kape. Nang nakaupo na ako sa gilid ng kanilang mesa, ay nagpunta na siya doon sa kanilang banggiran o yung pinaka lababo upang magtimpla. Bali nakatalikod ang pwesto ko noon sa kanya. Habang patuloy ko siyang pinakikinggan sa mga ikinukwento niya. Nang humarap ako sa kanya, ay bigla akong nagulat nang makita kong may hawak na itong itak at nakaamba na ito para tagain ako. Sa pagkataranta ko ay agad kong nadampot yung isang bangko na nasa malapit sa akin at iniangat. Sa kabutihang palad naman ay doon tumama yung kanyang itak. Iyon yung ginamit kong panangga sa patuloy niyang ginagawang pagtaga sa akin. Mabilis akong tumayo na hawak pa rin yung bangko at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Nang makadistansya ako sa kanya ay kinuha ko na rin yung aking palisong at binuksan. Naisip kong bahala na kung sakaling kanya pa rin akong hahabulin ng taga. Nung lingunin ko siya ay napansin kong hindi na niya ako sinundan. Doon ko palang binitiwan sa gilid ng daan yung kanilang upuan. Mabilis kong tinahak ang daan pero hindi pauwi sa amin, kundi dumiretso ako sa barangay. Nang malapit na ako doon ay bigla akong naramdaman yung hapdi. Ang buong akala ko talaga ay wala akong tama, pero may natapyas palang kapirasong laman sa may braso ko at ang dami ng dugo. Na nang makita ako ng isang taga-barangay ay napasigaw ito at agad akong nilapitan. Dahil napansin niya kaagad yung mga dugo sa suot ko, maging yung aking sukat. Mabilis na nagkarami yung mga tao. Kanila akong nilapatan ng pangunang lunas bago dinala sa pagamutan. Doon na ako naabutan ng aking mga magulang at kapatid. Kahit sila ay hindi makapaniwala na magagawa sa akin ni Pino iyon. Nalaman ko mula sa kanila na inaksyonan din naman pala kagad ng barangay at nakipagkoordinasyon sa mga pulis. Kanilang isinuplong sa pulisya ang nangyari
at agad na pinuntahan si Pino at nahuli. Hindi naman na niya ikinailapa yung krimen na kanyang nagawa. Dahil may bahid pa ng dugo yung itak na kanyang ginamit. Natagpuan din nila sa gilid ng daan yung upuan na ginamit kong panangga. Pati yung mga bakas ng taga sa mesa nila sa tuwing yung kanyang itak ay dumadaplis. Nung huli ay umamin din siya sa akin at tumingi ng tawad nang minsan kaming magkaharap at nakakakilabot yung kanyang mga ipinagtapat sa akin. Lalapain pala talaga siya ng mga aswang. Pero nakiusap lang daw siya na hawaan na lang at gawing kauri nila. Dahil sa nakatakas nga raw ako at siguradong mabubulabog sila sa kanyang lugar kapag may nangyaring masama sa kanya at dahil na rin sa aking mga natuklasan. Pero hindi pumayag ang mga ito. Maliban na lang daw na may gawin siyang isa pang pabor para sa kanila. At iyon nga raw ay ang patahimikin ako. Kaya niya raw iyon nagawa sa akin. Nagkasundo kami ni Pino at ng kanyang mga magulang na amin ang iaatras yung kaso laban sa kanya at amin siyang ilalapit sa isang manggagamot para gumaling. Pero nagulat na lang kami nang isang araw ay makarating sa amin ang balita na namatay ito sa kulungan na ang sinasabing dahilan ay binangungot daw. Pero hindi naman kami naniniwala. Sa palagay ko ay may malaking kinalaman yung mga aswang na iyon na aming pinuntahan ni Pino. Yun nga lang, gustuhin ko mang tumulong na mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kaibigan ko ay natakot din ako. Dahil naisip kong may koneksyon ang mga ito. Nang mangyari iyon ay hindi na ako nagtagal pa sa amin. Nagpa-Maynila ako dahil malakas ang aking kutob na baka ako na ang kanilang isusunod. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.